nangyayari kung matutunaw lahat ng ice sa Earth. Galing sa North Pole hanggang South Pole, hindi lang iilan, kundi lahat ng mga ice na nakapaligid sa ating mundo. Ito ba ay magiging kapahamakan kung ang lahat ng yelong ito ay matuno? Gaano kaya ito kataas kung posible man na magkakato ito? Ano ang magiging epekto nito sa pandaigdigang temperatura? At ano ang ibig sabihin nito para sa buhay ng Earth? Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at ipindot na din ang notification bell button para sa mga bagong kaalaman tungkol sa ating daigdig, mga misteryo, at iba pa. Kung sa normal na kalagayan natin ngayon, ang mga level ng dagat ay tumataas, sa bilis na humigit kumulang 4.8 milimetro bawat taon. Ang sobrang init ng mundo ay nagdudulot ng pagkatunaw ng mga glacier at yelo sa North Pole, South Pole at sa ibang sulok ng mundo. Ang mga climate scientists ay nagpredict na ang average na temperatura ng mundo ay tataas mula 14 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Sa bilis na ito, ang mga baybaying lupain ay unti-unti makakaranas ng mapangwasak na baha, at ang mga bahagi ng mundo ay unti-unting lulubog sa ilalim ng dagat. Ngunit kung ang lahat ng yelo sa mundo ay matutunaw, ang mga pangyayari ay magiging mapangilabot. Magsimula tayo sa isang napatunayang katotohanan, dahil ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagkawala ng lahat ng ice sa buong mundo. Kung matuno ang lahat ng mga glacier at yelo sa mga bansa, tataas ang level ng dagat ng 50 to 100 meters. Expect na lang na mawawala ang mga paborito ninyong beaches sa Pilipinas. Kagaya ng Boracay, Siargao, at iba pang mga sikat na mga tourist spots sa Pilipinas. Ang mga bansa na may mga matataas na elevation ay bumababa. Ang ibang pulo sa Pilipinas ay mawawala na. Lahat ng mga tao ay mag-evacuate na sa mga matataas na lugar. Sa ibang bansa naman, kagaya ng Maldives, at ibang sikat na tourist spot ay mawawala na. Nakalulungkot man isipin, hindi mo sila nagawang bisitahin. Mahigit milyong tao na nakatira sa mga low level na mga lugar ay kailangang lumikas ng mabilis at lumipat sa mas matataas na lugar. At marami sa mga baybayin ng mundo na may populasyon ay kailangang ilikas sa mga bukid. Ang buong Scarborough Shoal ay maglalaho. Mga islang maliliit ay mawawala sa mapa. Bilang resulta, ang mga maliliit na islands sa Pilipinas ay maglaho lang ng parang bula. Ito ay magiging isang matubig na mundo. Sa gitnang bahagi naman ng Pilipinas, ang Visayas ay magiging isang wasak na mga isla. Mga isla sa Bohol ay maglaho sa dagat. At ang buong Lapu-Lapu City ay lumubog. Milyong tao sa Southern Mindanao ang maglilikas at mapipilitang lumipat ng mas malayo sa baybayin. Kung nakatira ka sa Baguio City, maaaring mapuno ng tao ang inyong lungsod. Maraming mga taong naglilikas galing sa Manila. Sa Mindanao naman, ang Lake Lanao ay naging parte na ng dagat. Mapupuno ng mga tao ang mga lungsod sa Bukidnon at sa mga bulubunduking lungsod sa Mindanao. Alamin naman natin kung ano ang mangyayari sa ibang bansa. Maraming mga lungsod sa Europa ang mawawala. Ang Rome ay magiging isang modernong Atlantis at ang Big Ben ng London ay tatama na ngayon sa oras ng pagsasara mula sa ilalim ng tubig, habang ang malaking bahagi ng Asia ay mawawasak ng pagtaas ng karagatan. Sa China, India at Bangladesh, halos milyon-milyong tao ang malilikas. Habang tumataas ang dagat sa loob ng bansa, maaaring maging mas mapanganib ang Australia. Ngunit ito ay magiging masamang balita para sa 80% ng mga Australiano ay nakatira malapit sa mga baybayin. Kung nakatira ka sa Africa, isa ka sa mga mapalad dahil ang malaking lugar ng lupain ay maliligtas sa pandaigdigang pagbaha. Sa kasamaang palad, nawawala sa mundo ang isa sa 7 wonders of the ancient world, ang Great Pyramid of Giza. Gayunpaman, ang pagbaha sa mga kontinente ay magiging dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Bilang karagdagan, 90% na matabang na tubig sa mundo ay mawawala. Oo, ito ang dami ng yelo na nakaimbak sa Antarctic Ice Sheet. Ang yelong tubig na ito ay mahahalo sa karagatan na nagdudulot ng matinding pagbabago sa antas ng asin. Maraming mga hayop sa tubig ang na-evolve upang manirahan sa tubig alat.
pero ito ay mawawala na bilang isang resulta sa pagkaubos ng ating makakain sa karagatan. Ayon sa mga scientists, ang lahat ng ice sa Earth ay talagang hindi madaling matutunaw sa magdamag. Kung magpapatuloy ang pagbabago ng klima sa kasalukuyang rate nito, aabutin ito ng 5,000 na taon. Gayunpaman, kung ang mga tao ay magsisimula ng baguhin para sa ating likas-yaman, maaring may makabuluhang pagbabago na makatulong sa ating klima at maiwasan ang pagkatunaw ng mga ice.